Magandang araw po sa lahat, lalo na po kay Sir Ruel Lipat. Ako po si Joy Ann Patria, 25 years old at isa pa akong single mom. At nakatira po ako sa Russian 7, Misaya po, Tabato, Mindanao po. At humihingi po ako at ang aking pamilya ng tulong ng pamasahe po papunta po kay Sir Rafi Tol po, dahil po ang aking kapatid na si Junjun Angel Patria Jr., 23 years old, ay biktima po ng drug frame up ng PNP Alyosan, North Cotabato. At yun po ay, at mayroon po kami mga ebidensya, at lalo na po mayroon kami CCTV footage niya. Siya po ay dinukot sa labas po ng aming boarding house po sa Poblasyon 7, Misaya, Cotabato. Mayroon po din kaming exact blotter copies ng pangyayari na nakuha, naibigay po ng aming PNP Misaya. At mapapatunayan po yan ng aming kapitan sa aming barangay na never po na-involved ang pangalan ng aking kapatid na sa about sa drugs po. Hindi rin po siya drug surrenderist. Wala po siyang kaso sa droga po. At lahat ng binibintang sa kanya ng Pulis Alyosan ay walang katotohanan. Na siya po ay biktima. Biktima po ng drug by bus na sinasabi po ng PNP Alyosan. At gusto po namin talagang mapadali ang kanyang paglabas. Kasi po, na-fuck unfair naman po na nakukulong siya doon po sa Amas Provincial Jail, na wala po siyang kasalanan. Sana po, sir, ma'am, sa lahat-lahat po na nanonood ng aking panawagan at nakakarinig po, sana po ay tulungan po ninyo ako na makapunta po sa kay Sir Rafi Tol po, kasi siya lang po talaga ang alam kong makakatulong sa kaso ng aking kapatid. Maraming salamat po at magandang araw. Okay, hello po ma'am. Kamusta po kayo? Hello po sir, magandang araw. Magandang araw din po sa inyo ma'am. Yeah, medyo malabo po kayo pero okay lang, nakikita po namin kayo. Yan, salamat po sa pag-akyat sa ating live. Opo, sir. Low quality po kasi ang gamit ko na cellphone, sir. Okay. Yeah, ma'am. Nakita ko na po yung video nyo. At okay na po sa akin. Gusto ko lang po malaman kung magkano po ang pamasahe nyo. At siyempre, allowance. At kung pagkain. At kung mag-hotel kayo. Gusto ko po malaman sa inyo kung anong plano nyo po. Kaya sir, po, gusto ko lang... Wala po akong idea kasi sir, kasi first time ko po talaga na pasensya po sa accent sir, kasi Bisaya po kasi ako sir, taga Mindanao, kaya hindi masyado maganda yung Tagalog ko sir. Sir, hindi lang po ako talagang sir. Inglesin mo na lang kahit po. English, pwede rin. Sir, wala po talaga akong idea sir about sa ganyan po sir, kaya ano sir, kasi first time po talaga na ano sir na mag-inquire ng ganyan sir, wala talaga akong alam sir. Kaya nga gusto po, kasi hindi ko rin alam kung magkano ang pamasahe mo, hindi ko alam kung ilang araw ka doon, at saka siyempre kailangan mo ng pagkain, hindi naman po sir. Hindi ka naman basta pupunta ron na wala kang tutuluyan, di ba, kung mag-hotel ka. Opo, sir. Sige, sir, magtatanong na lang po ako dito sa, ano, sir, yung sa kaibigan ko, sir, kung paano malaman, sir, yung magkano ang pamasahe, sir, kasi hindi po ako marunong sa ganun, sir. Ikaw lang ba nga, Alex? Ikaw lang ang pupunta? Opo, sir, kasi matanda na po yung papa ko, sir. Hindi na siya makabiyahe po. Okay. Di ba kamo may anak ka? Paano yung anak mo? Iiwan mo sa kanila? Iiwan ko po sa ano, sir? Iiwan ko po sa kanila, sir. Kasi ano, sir? Dalawa lang kasi kami magkapatid, sir. So, wala talaga akong mapag-iwanan na iba, sir. Yung mama at papa ko lang, sir. Tapos, yung papa ko ngayon, sir, wala man siyang trabaho. Kasi construction worker po yung papa ko, sir. Tapos yung mama ko, nagtitinda lang po ng gulay sa palengke. Tapos, yun po yun, sir. Tapos yung kapatid ko, sir, yun po yung, ano, sir, body-body ng papa ko, sir. Pwede bang ikwento mo saglit kung anong nangyari doon sa kapatid mo para alam ng ating mga viewers?
ano sir, yung May 26 po ng gabi, May 26, 2023 po ng gabi, mga ano po, around 7 po, yung kapatid ko po sir, nung umaga pa lang po ni sir, papuntang hapon sir, nagatambay po siya doon sa labas ng ano namin sir, boarding house, kasi may mga kaibigan siya doon sir. Tapos, parang nagdi-disco sila doon, sir, ba? Yung parang nagkakasayahan, good sir, nagkakanta-kanta, ganun, sir. Tapos, sick, sir, kasi yung time na yun, sir, yung dalawa kong anak, yung dalawang anak ko kasi na babae, sir, nasa akin. Tapos, yung isang kong anak nandoon sa mama at papa ko, sir, doon kasi nag-aaral yung isa. Sir, nag-uwi sa bahay, sir, tapos nagaluto. Kasi parang siya yung ano doon, sir, parang siya yung ano namin doon sa bahay ko, siniro, ganun, sir. Siya nagalinis ng bahay. Kasi, ano, sir, yung time na yun, sir, may trabaho yung papa ko, sir. Pero may trabaho man din siya that time din, sir. Pero siya lang yung ginaasahan yung papa sa kusina, sir, na magluto, maghain ng pagkain, ganun, sir. Kasi yung anak ko, yun yung ginaasikaso niya, sir. Tapos, matapos yung magluto, sir, naglaba siya sa, ano, sa boarding house namin, 7:13 p.m. po, na makita man doon sa CCTV, sir, na naglaba siya, sir, kasi nagasigarilyo siya, sir. Makita din sa CCTV, sir, na may dala siyang cellphone, pero yung cellphone niya, sir, hindi yun sa kanya, sir, sa papa ko yun, sir, kasi ginagawa niya lang yung, ano, sir, ginagawa niyang flashlight kasi madilim doon sa kanto namin, sir. Tapos, mga ilang minutes lang, sir, kasi pagdating ng ano, sir, nagdating yung minivan, sir, 7:23 po ng ano, ng gabi. Ayun, sir, doon na siya pinapilit na pasakay sa van, sir, para sumama doon sa kanila, sir. Tapos, ano, sir, nakita man din sa CCTV na doon dumaan sa, ano, sir, sa tapat talaga ng boarding house namin, sir, tapos bumaba doon. Pero nila makita, sir, yung pagdukot sa kanya, sir, kasi nasa blind spot sila ng, ano, sir, ng CCTV. Pero meron po kaming witness na siya po talaga ay dinukot sa amin, sir, doon po sa ginatambayan niya, sir. Tapos, okay. Kasi pinanood ko nga yung CCTV, wala akong nakita, so nasa blind spot pala sila nung dinukot. Opo, sir. Opo, okay, sir. Pero nung time na yun, sir, makikita talaga na ano, sir, kasi yung binibintang kasi ng polis sa kanya, sir, is nagbenta siya ng droga, sir, sa kabilang bayan, sir. Taga Mitsaya po kami, sir, mag-10 years na kami sa Mitsaya. Ano, sir, never talaga nasangkot yung kapatid ko sa case ng about drugs po, sir. Pero meron siyang kaso, last year po, is theft po yun, sir, kasi napasama siya sa mga barkada niya po talaga, sir. Barkada man talagang makasira ng kuan, sir, ng future talaga, sir. Yun, nagsama-sama siya doon, sir, nahuli sila na naganakan ng gasolina. Pero okay na yun, sir, kasi nabayada na namin yung, ano, yung napagnakawan nila, sir, tapos, okay na yun, sir. Wala na siyang problema doon. Kaya yung time yun na nangyari, sir, hindi talaga siya binigyan ng cellphone ng papa ko kasi hingi nang hingi talaga siya ng cellphone. Pero ayaw nang bigyan ng papa ko kasi nga baka sumama naman ulit sa barkada. Ano naman mangyari? Tapos, yun ding time na yun, sir, hindi talaga siya lumalabas sa outside barangay namin, sir. Hindi, sir. Nandyan lang talaga yun sa barangay namin, sir. Nagalibot-libot. Tapos, kasi may trabaho din sila that time ng papa ko sa barangay rin din namin kasi makamitness man yung mga kagawad at kapitan namin doon, sir, na hindi siya lumalabas ng outside sa ano, sir. Hindi ganin namin yung ginapasundo sa ano, sir, sa mama ko, sir. Hindi ganin siya ginapasundo doon sa palingki, sir, kasi baka ano mangyari. Masama naman sa barkada, sir. Hindi talaga namin yun siya pinapalabas na ano, sir. Makalabas lang siya dyan na sa labas ng bahay, sir, pero hindi talaga yung tinggala, sir. Tapos yun, sir, yun yung ginabintang sa kanya, sir, is nasa PDEA watchlist na yung pangalan niya. Tapos tinanong namin sa barangay, sir, wala man daw yung pangalan niya doon sa mga tao na gina-surveillance, sir. Tapos wala din dyan sa polis sa bayan namin, sir, wala din yung pangalan niya. Yun yung pinagtataka namin kasi bakit taga-ibang bayan ang may alam na nandoon siya sa PDEA watchlist? Ibang polis, sir, ba? Hindi yung polis sa bayan namin, sir. Baka ano, may kapangalan yung kuya mo. Kuya mo ba? Kapatid, sir. Bunso amin kapatid. Nanay. Mas bata sa'yo. Okay. Opo, sir. Yun po yung sabi nila. Sabi na po ng sa polis po sa bayan namin is, ano po, sir, yung baka mistaken identity lang po daw. Pero hindi naman po, ano, sir, mistaken identity kasi yung witness po, sir, is tinanong po sila dalawa na ikaw ba si John Patria? Eh, sumagot naman po yung kapatid ko eh. Sabi niya,
Opo sir, bakit? Sumama kasi, sumaapin, ang sabi po doon sa, ng, ano, napakilala po silang PDEA. Pero hindi po talaga PDEA ang nag-execute ng ano sir, ng Baiba sir. Police po talaga, sa kabilang bayan po sir. Ah, okay. Yeah, makakatulong opo, dyan si sina Senator Patitulpo kasi alam niya mga paikot-ikot dyan eh, pagkaganyan. Opo maramis, sir, tapos yun po sir. Siyang contact. Matagal na po yung nangyari, sir. Kaya nag-post po ako sa Facebook, sir. Pero hindi po talaga nag-viral yung post ko, sir. Tapos, yun po yung July po. July 21 po. At 23 yun, sir. Yung nakita po ng papa ko na nagbigay ka po ng tulong. Na sino yung gusto na humihingi ng tulong. Po yun, napamessage po ako, sir. Pero hindi talaga consistent yung mga message ko, sir. Kasi, ano, sir, may trabaho din ako. Tsaka minsanan rin daw ako makapaload, sir. Yung... Ayong isang staff ninyo, sir, ini-refer ako kay ano, Ma'am Percy. At si Ma'am Percy po, sinabi niya na mag-comment po ako sa live ninyo, sir, para mapansin po ako ang aking concern. Yeah. Okay, okay na sa akin. Tutulong kami. Just let me know kung kailan ang punta mo, magkano, at para makapaghanda kami para sa iyo. At malay mo, opo, pagdating... Sir, kasi... Pagdating mo sa Manila, baka ipa-meet up kita sa isa kong admin, either kay Kuya Isko Official o di kaya kay April para mag-guide kan ka. Opo, sir. Kasi wala po, hindi rin po. Kasi yun po rin kasi inaano ko, sir, kasi wala akong kakilala doon, sir. Wala akong, baka sir, maligaw ako, sir, yun hindi ako makapunta kay Sir Rapi. Yeah, yun po talaga yung ano kang, ko, sir. Pwede kang pasamahan kay Kuya Isko kasi taga Manila siya tapos o di kaya kay April na dating nagpunta na doon. Ang hindi ko lang alam kung masasamahan ka sa loob kasi ang allowed lang doon isa. At saka ang mga requirements dapat opo, meron kang vaccination card. Dalhin mo lahat ng iyong ebidensya para isang punta mo na lang at nang hindi ka napabalikin. Opo sir, meron naman po lahat sir, kompleto na lahat sir, na i-ready ko na po sir. Mag-uusap na lang po kami ng papa ko at saka ng mama ko sir kasi bumukod po ako sa kanila sir, meron po akong sariling ano sir, bahay sir. Nandito po ako sa ano sir, sa kabilang bayan po ako, na sa kabilang bayan din sila sir. Mhm. Okay. So good luck sa iyo. Salamat sa pag-akyat at salamat sa pagtitiwala sa aming grupo. Naway ma-solve ang kaso mo. Opo. Kaso ng kapatid mo at ipag-pray namin na maging safe ang iyong biyahe mula diyan sa inyo papunta dito sa Manila. Sige po, sir. Sir, sino po ang aking kausapin, sir, sa ano, sir? Ang aking admin, sa si Percy, Percy Official. Siya ang treasurer admin. Basta i-message mo lang siya, sabihin mo kung magkano at nang mapaghandaan namin. Opo, sir. Maraming salamat po talaga, sir, sa pagtulong at saka, sir, hiling ko po na sana marami pa kayong matulungan, sir. At God bless po sa inyo, sir. Maraming salamat okay. Meron, talaga, sir. At saka, sir. May request lang ako sa inyo. Opo, pagka sir. Pagka nakapunta ka na at kaharap mo na si Senator Rapi Tulpo, tanong mo sa kanya kung ano na yan update sa tinulungan namin na si Cassandra. Opo, sir. Kasi wala pa siyang update sa amin. Inaabangan ko yung video niya. Pero wala. Kaya pag nakita mo na at harap mo na si Senator Rapi Tulpo, pakita mo, Sir Mitt, si Sir Ruel, kung ano daw po ang Cassandra. Kasi wala po siyang update sa amin. Okay? Opo, sir. Okay. Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Yeah. Good luck sa iyo. Ingat ka. God bless. Salamat sa pag-akyat.
Opo, sir. Okay, yan. Nakaakyat po si Joy Ann. Humingi po ng tulong na makapunta siya kay Senator Rapi Tulfo. Request po niya pamasahe. Sabi ko, siyempre, kailangan may allowance din. Kasi mahirap po pumunta na walang allowance sa pagkain. Hindi po natin lang kung matutulog siya doon o ano. Kaya tutulong po tayo sa kanya. Nawa po ay ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay lagi sa inyong lumahat. At ingat po kayo. Have a good weekend. Have a good day. Happy Friday. At lagi niyo pong tatandaan, Jesus loves you. See you soon. Bye-bye.